Teka pare, mukhang lasing na yata ako. May natamaan ako eh. Natamaan? Nasagasaan pare. Ha? Imposible! Ano ka ba naman? Kala ko naman ako mas lasing sa ikaw pala to. Sandali nga, titignan ko. Pambira ka ho. Padalos-dalos ka kasi sa pagmamaneho eh. Oh, eh wala naman eh. Sira ka talaga. Wala ba? Wala. Pare, buti na lang wala. Kinabahan ako ng sobra dun eh. Ano, kaya mo pa mag-drive? Ako, ito na lang pala ako eh. Kaya yan. Total, malapit na bahay ko eh. Oh, sige. Mag-iingat ka. Eh pare, sa susunod na lang ha. Oo. Ha? Ingat. Miggy! Mami naman, ginulat niya naman ako eh. Sus, ikaw talaga, anong oras ka na naman umuwi? Napasarap lang ng kwentuhan. Ano ginagawa mo dito sa kalsada? May kinukuha ko. Ano? Okay, tama. Epekto ng alak yan. Tara na, uwi na tayo. Masing ka na umuwi. Siyempre, binata pa ako noon. So, madalas akong gumigimik, party-party, inuman, mga kaibigan. That time, di pa ako nag-aartista noon. So, panay bam na bam lang ang dating ko. So, umuwi ako ng bahay. Gabing simple lang. Galing party, natid ang kaibigan ko, tandang-tanda ako pa yun. Ordinaryong gabi, ordinaryong madaling araw, kumbaga. Pero, sa pagkakataong ganun, sa mga pangyayaring ordinaryo lang pala, doon ka pa pala atakihin ng takot. Doon pa pala merong kakaiba o nakakatakot na pangyayari. Sa pagpapatawa sa harap ng kamera, dyan magaling si Berwin Maley. Pero ano nga ba ang gagawin ng isang komedyante kapag isang totoong multo na ang nakakaharap niya? Dadaanin ba niya ito sa tawa o magpapadaig ba siya sa kanyang takot? Ikaw talaga, Berwin. Mukhang nawiwili ka naman nata sa pag-uwi mo ng umaga. Mami, weekend sa mga yun eh. Masama bang pamisa-misa magpakasaya? Eh, puro ka naman saya. Puro ka nalang barkada. O, bahala ka. Mami, sorry na! Ano nangyari sa babaeng yun? May mga kwento-kwento na noon tungkol sa labas ng kalsada namin, ano. Pero, hindi ako naniniwala kasi. Hindi ako, number one, hindi ako naniniwala talaga sa mga ganyan. Hanggat di ko nakikita. Lakas ata talaga ng amats ko. Ito pala eh. Miss! Ikaw ba yung kanina nakahiga dito sa kalsada? Saan ka pupunta? Lasing ka rin ba? Miss, delikado dyan. Huwag ka dyan sa dilim. Miss! Miss! Saan ka ba talaga pupunta? Hindi naman ako masamang tao, pansinin mo naman ako! Miss! Delikado dyan! Naliligaw ka ba? Nawawala na mga amats ko dito eh! Bingi ka ata eh! Oh! Tiga mo! Stoy! Magpapakamatay pa ata! Di agad pinaniwalaan ni Berwin ang mga kwento tungkol sa multo ng babaeng lumilitaw sa kalsada sa harap ng kanilang bahay. Kaya't na magpakita ito sa kanya, hindi rin masukat ang takot na naramdaman niya. Miss! Hoy! Magpapakamatay ka pa ata! Miss! Miss! Tabi! Okay ka lang, Brad? Subukan mo kayong promeno next time. Hindi mo ba nakita yung... Pare, yung babae din na redirecho mo, sinalubong mo. Mamamatay tao ka ba? Pwede kang makulong sa ginagawa mo. Ano pinagsasabi mo? Ikaw itong biglang sumampas sa harapan eh.
Buti na rin nakabig ko. Kung di, patay ka. Loko ka. Pare, huwag mo ko loloko. Tignan mo yung ginawa mo, Brad! Amoy ala ka. Nakainom ako. Yung konti lang, kaya ko pa. Sa susunod, sa tiyan mo ilagay yung ala ka, hindi sa utak. Tabi ka nga dyan! Labang mo. Tabi dyan, itulog mo yan. Oh, talaga, tutulog na ako. Tulog ako mamaya, kaya ko sa akin. Adik. Meron dito talaga kanina! Di mo na nakita! Tulog mo yan! Oo, sige! Unggoy ka! Ito yun eh. Minanong ko. Bundol, iwas ko. Ang birang tropa to ah. Nalagyan ata ng gamot yung iniinom ko kanina. Sama ng tama, bad trip. Simula nun, tuwing uuwi ako ng madaling araw, tumatawag muna ako sa bahay at nagpapaantay ako sa gate. Sa mga narinig ko sa mga kwento-kwento, may nurse daw na biktima ng hit and run dati malapit sa lugar namin. Yung mga sitwasyon kasi na trahedya nangyari, katulad ng halimbawa ay nasa gasaan kaya siya namatay, kamukha sa halimbawa sa lugar na isang kalye na maraming sasakyan, kadalasan kaya parang nauulit ito ng paulit-ulit at marami nakakita, marami nakakaramdam, ay ito ang dahilan na kumbaga lumalabas na gusto nung naging biktima na matandaan ng mga tao na doon siya namatay at yun ang pinapahiwatig niya. Na doon siya namatay na kung pwede mag-iingat yung mga nagmamaneho doon sa lugar na yun at baka may masunod pa. Nakikinig tayo ng radyo para sa impormasyon at aliw na inihahatid nito sa atin. Pero ang simpleng kagamitang ito ang naging tagapaghatid din ng isang nakapangingilabot na karanasan para sa basketbolista at komedyanteng si Benji Paras. Nakatira kami ng pinsang ko noon sa isang lumang apartment. Marami na rin kaming naririnig na mga kwento ron na may mga nagpapakita raw o may mga kung ano-anong mga kababalaghan. Pero, siyempre, hindi naman kami basta-basta naniniwala. Matagal na yan. Wala pa ako sa PBA noon eh. Pero, nagsisimula pa lang ako ang mag-basketball noon. Ang time na yan. Lupit mo talaga, Benji ah. MVP ka na naman. Di na magkasya mga trophy mo dito ah. Pang PBA player ka na talaga? Di bale, darating din tayo dyan. Uy, basta pagka PBA ka na, huwag mo kakalimutan. Baka naman eh, pagsikat ka na, di mo na ako papansinin. Ba't di ka mag-artista, no? Pwede ka sa drama eh. Ang arte mo eh. Ikaw nga dyan eh, dapat komedyante ka. Patawa ka eh. Sige na. O sige, sige. Ano, pahinga ka na. Sige, ikaw matulog ka na. Teka, hindi ka ba mong natulog? Hindi, mag-sound trip muna ako para antukin ako. Sound trip? Gumagana pa ba yan? Parang panahon pa yata nila Magellan yan. Nakulo ko. Gumagana pa yan, ano? Regalo pa ng lola ko yan. Sige na, tulog ka na. Okay. Thank you.
Naku, natuluyan na. Naantok na rin ako. Okay. Pinatay ko na to, ah. Sira na lahat. Tingnan ko kung tumunog ka pa. Storbo. Ay. Tulog dyan. Pinsan, may multo yata dun sa kwarto ko. Multo? Tagal-tagal na natin nakatera dito, ah. Tsaka, laki-laki mong tao. Napaka matatakutin mo naman. E paano naman nagkaroon ng multo sa kwarto mo? Eh, nung natutulog ako, bigla kasing bumukas yung radyo, eh. Baka naman, nakalimutan mo lang patayin yun. Hindi. Ang nakakapagtaka nga, bago ako matulog, pinatay ko yun eh. Tapos nagising ako doon sa ingay ng radyo ulit. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na yung plug. Eh nung naka-idlip ako, biglang tumunog ulit. Oh? Baka naman eh, nananaginip ka lang nun. Hindi nga eh, kaya nga dito ako natulog eh, natakot ako eh. Pero isipin mo yun ha, parang okay yun ha. Radyo na hindi na kailangan ng kuryente. Puro ka kalokohan eh. Natakot na nga yung tao eh. Eh yung mga pinagsabi mo, puro kalokohan din eh. O sige, ganito na lang. Mamayang gabi, doon ka matulog sa kwarto ko. Para ikaw mismo makarinig ng sinasabi ko. Tinang ko lang kung hindi matanggal yung tapang mo. Sige ba? Ako pa hinamon mo. Pero, pag wala nangyari, libre mo ako sa sine ha? Cool. Pero pag may nangyari, ikaw man lilibre sa akin, ha? Sige. Deal yan, ha? Sige, mag-toothbrush ka muna. Hindi maganda yung simoy ng hangin. Jan? O yan, narinig mo ha? Tumutunog. O sige, tanggalin mo sa plug. Siyempre. Yan. Oh, wala naman ah. Gantay ka lang. Makakalibre ako ni Sieto sigurado. Antay ka lang sabi.
Ulo talaga to. Style mo, bulok. Uy! Tignan mo ito. Tinutulog-tulugan pa siya kunwari. Uy! Gising nga dyan. Oh! Oh, ayan! Tumutulog na! Naniniwala ka na! Uy! Lokohin mo ang lolo mong panot. Eh, binuksan mo yan nung nakatulog ako eh. At paano kung bubuksan? Eh, tulog din ako. Tignan mo nga. Ah, alam ko na. Ilagyan mo ito ng baterya, no? Paano ko lalagyan? Hindi ko nilalagyan ng baterya. Tingnan mo! Oh, ano? Naniwala ka na? Ba't nakatulala ka? Benjamin! Ah, ano May? May ano? Ba't natulala ka dyan? Benji, May! Anong May? May ano? Hoy! Hoy! Ano ka ba? Ba't ka tumakbo? Oh, kita mo? Pinaniwala ka rin. Eh, mas duwag ka ko pa pala kaysa sa akin eh. Hindi yung Rajon Dela kung bakit ako tumakbo. Eh ano? May nakita akong lalaki. Nakatayo sa likod mo! Kita mo to. Ako pa tinatakot mo eh! Hindi! Hindi kita tinatakot! May nakita talaga ako! Kalukuhan! Ronald? Ewan ko eh. Sige. Huwag ka matakot ha. Walang multo. Sabi mo, walang multo! 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 Pinsan! Ano ba nangyari dito? Shhh! Asa yung radyo? Hindi ko alam eh. Maghanap ka. Maghanap ka dyan. Wala yung radyo rin eh. Napunta to rito. Ewan ko. Radyo yan eh. Tumutugtog nga na walang kuryente, no? Lumilipat pa yung sesyon na mag-isa? Baka yung lalaki nagdala dyan. Ang lalaki mo yung pinagsasabi mo. Saka ba't ba tayo natatakot? Eh, radyo lang yan. Hoy! Pwede ba manihimik ka na? Ayaw mo, ha? Bakit? Ano nangyari? Hindi, wala. Oh, ano? Ano ito? Hindi namin alam kung bakit ginamit pa nung lalaking yun yung radyo para iparamdam sa amin yung presence niya. Kaya mula nun, naganap na kami na malilipatan. Ang radyo, ang huling pinakanadagdag dito sa mga tinatawag na phenomena ng paggamit ng mensahe ng mga nandun na sa kabila. Ang unang-una na phenomena na tinatawag natin ay dumadaan sa mga telepono. Ngayon, marami nang lumalabas sa radyo, na radyo ang ginagamit kahit na hindi nakasaksak ang radyo tulad ng telepono na hindi naman nakasaksak ay nagagamit din nila.
sapagkat itong mga electronic equipment natin na to ay sensitibo sa anong sa maraming klase ng enerhiya at hindi malayo doon na maging sensitibo din itong mga to sa mga enerhiya ng mga nasa kabila na. Buksan ang ating isipan. Harapin ang ating mga takot. Dahil sa isang iglap, may hiwagang magaganap. Kaya huwag kukurap. Classroom na sinasabing nagpapakitaan ng estudyanteng namatay noon. May feeling dito. Manig ah. Uy, panigi.